Isang mapagpalang hapon po mga katribo. Tayo po muli ay nasa daily live streaming natin ngayon upang tumanggap ng mga sariwang mensahe mula sa ating Panginoon. Kaya ihanda po natin ang ating sarili sa hapong ito. Tilingin natin ang gabay at patnubay ng banal na espiritu upang tayo kanyang katagpuin. Tayo po isang daling manalangin. Dakila Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, patuloy na ikaw po ang siyang manguna sa aming kalikitnaan at buksan mo ang aming puso, ang isip, ang aming espiritu, Panginoon. Katagpuin niyo po kami sa hapong ito, patuloy na magpakahayag ka sa bawat isa sa amin. Salamat Lord dahil tunay nga Lord na sagana ang iyong mga salita. Salamat sa katuparan ng iyong mga pangako. At kung ano man ang pinasimulan mo sa aming mga buhay, ang sabi mo ito ay yung tatapusin. Kaya sa hapon ito, Lord, patuloy mo kami yung pangunahan at gabayan. Salamat, Lord God. Pagpalagi po ang bawat isa. Ito po ang aming hindi natalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po ay nasa ikatlong bahagi po ng ating series about becoming a kingdom supplier. At ayon po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi po rito sa mga talata, God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So malimbang po sa talata na ating binasa, magagawa ng Diyos. Pasaganahin tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, upang may magamit tayo sa pagkakawang gawa. Pasasaganahin niya tayo sa lahat ng bagay upang mas marami para tayo matulungan. Sa gayon ay darami ang magpapasalamat sa Diyos sa ginagawa nating pagtulong. Kaya kingdom provision is not only for our own benefits, but God wants to bless us abundantly, exceedingly, for you to become a kingdom supplier. Why? It is because God wants to advance His kingdom here on earth through His people. Kaya nga ang Diyos ay naghahanap ng mga taong pwedeng maka-access nung tinatawag na kingdom provision to become a kingdom supplier for kingdom purposes. God is looking for a man where He can unlock kingdom provision who can be a kingdom supplier for kingdom advancement. Now, again, what is a supplier? Supplier is a person or organization that provides something needed such as product or service. A supplier is a person or entity that supplies goods and services. Another definition of supplier. Supplier is a provider that maintains a bulk of stocks to sustain the demands. A supplier is also a producer. He has the ability and the capacity to produce and to release what he has when the needs arises. A supplier is a distributor who has a large quantities of goods to supply. Kaya nga, makita natin, no, yung supplier ng tubig, ng kuryente, supplier ng buhangin, supplier ng simento, ng gulay, ng prutas, no? Kahit anong panahon, buong taon yan, hindi sila nauubusan ng supply. No? Anuman ang oras, anuman ang pangangailangan, makita natin, no? There is supply, no? And alam naman natin kapag malakas yung demand, tumataas ang halaga, no, ng supply.
Pero iba pagka sinabing kingdom supplier. Kasi when we say kingdom supplier is a virtuous son who is a producer and a provider of everything that is needed by the house of God. He is the first one to do something in meeting the needs of the house. And he is willing to sacrifice his time, his money, talents, resources, and everything that he owns for the sake of kingdom advancement. That is why you cannot be a kingdom supplier if your stocks and supply is only enough for your own self. That is why the nature of kingdom provision is so much. It is abundant. It is more than that. It is beyond our needs so that we will be able to bless others for kingdom purposes. So in advancing kingdom, the kingdom of God, ang kailangan natin ay kingdom provision. No? Sabihin mo nga, kingdom provision. At ano ba ang karakteristik ng kingdom provision? Mamaya, pag-usapan po natin yan. So, kailangan natin talaga ito because though salvation is free, pero malimit natin marinig sa ating mentor, magastos po ang magmisyon. And sa lahat ng sumasama kay Pastor Wilbert sa mga mission trip, alam niya yan, no? Na talagang magastos po ang lumabas. Kaya kailangan talaga natin ng resources. Kailangan natin ng kingdom provision. Yung provision na hindi mo masasabing nakaraos lang, ayos naman, sapat-sapatan lang. Hindi ganong klase ng provision, kundi isang klase ng provision na talagang, sabi ko nga kanina, it's more than enough. It is beyond our needs. It is abundantly, no? Yung hindi sakto-sakto lamang sa pangangailangan mo. No? So, what is kingdom provision? So, kingdom provision is the materials or supplies, both spiritual and natural, needed so we will be survived, be sustained, and finish our assignment here on earth. And it is characterized by abundance where everyone knows that only God can give it. This provision is given to a believer who has a heart to become a kingdom supplier to fulfill kingdom mandate. Kaya hindi lahat ay pwedeng maging kingdom supplier. What I mean is, hindi lahat, no, ay binibigyan ng grasya rito. Naniniwala ako, grasya din po ito. No, na talagang ikaw ay pasaganain ng Diyos ng mas marami kaysa sa iba. Kasi yung grasya na yon, yun yung grasya na talagang you can create or produce wealth. Pero ang proceeds nito, hindi para ikaw ay magyabang, hindi para ikaw lumaki ang ulo mo, kundi para magamit talaga sa advancement ng kingdom. And paano natin to ma-access, no? If you are a kingdom supplier. So, una, we need to establish the priority of divine connection. Pangalawa, we need to pursue the leadership of the Holy Spirit in our life and in our ministry or career. Pangatlo, we need to learn living in kingdom dimension. At ito po tayo nagtapos ng nakaraan. And pang-apat or letter D, ito po yung pag-uusapan natin ngayong hapon. So if you want to access kingdom provision, letter D is we must accurate in observing the revealed kingdom principles of economics. Ulitin ko po, we must accurate in observing the revealed kingdom principles of economics. Kinakailangan talaga ay tama, no? Yung paglalapat natin
ng mga prinsipyo ng kahayaan sa ating mga buhay in terms of principles of economics. Parang kami po yun, no? So, bawat bansa sa lahat ng panig ng mundo, mayroon po yung kanya-kanyang ipinatutupad na principles of economics. May kanya-kanya sila na standard, procedures, philosophy, and even strategy sa pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya, no? So, kagaya ngayon, merong kinireate po na departamento yung ating bansa or ang ating pangulo, na pirmahan na po ito, yung tinatawag na Maharlika Investment Fund. Parang gano'n, no? Kung napapanood mo sa TV, na itong investment fund na ito ay gagamitin para makatulong daw sa ekonomiya ng ating bansa. At kung saan ang gobyerno ang magpapatakbo nito, magkikreate ng mga trabaho, gagawa ng mga proyekto inside and outside ng ating bansa, sila mamumuhunan para makadagdag ng kita sa ating pamahalaan, no? Now, yun ay mahalaga, no? Pero sabi ko nga, iba yung principles of economics sa kingdom of God. Kasi kung hindi po natin matututunan, susundin ang mga prinsipyo ng economics sa kaharian ng Panginoon, sorry to say but forget about being a kingdom supplier. Hello? Kasi paano ka magiging isang kingdom supplier kung hindi mo naman gagawin or susundin yung mga prinsipyo ng God's economic? Hello? That's why if you want to become a kingdom supplier, kagaya ng mga nasabi ko kanina, na grabe po yung katangian ng isang supplier, kinakailangan talaga natin matutunan itong mga principles of economics in the kingdom of God. Like in the book of Isaiah, chapter 1, verse 19, sabi nito, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So, sabi nito, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Kaya, ito yung dapat nating gawin pala, no? We need to obey God willfully and accurately. Kasi may mga tao sumusunod dahil napipilitan lamang, napipwersa lamang. But the kind of obedience na sumakit ng Panginoon is the kind of obedience that comes from our willingness. Yung tinatawag na willful obedience. Willful is not because you are forced to obey, but you are gladly, joyfully, willingly obey what the Lord says. So when we say willful, it is intentional, no? It is deliberate, it is determined, it is explicit. When we say explicit, explicit obedience is the quality of obedience that God wants to see in us in order for us to experience the abundance of the kingdom of God that will position us to become a kingdom supplier. Kasi sa talatang binasa natin, sabi ron, if you are willing and obedient, ano yung pangako ng Lord? You will eat the best of the land. Meaning, you will live a highly favored life, an abundant life, a satisfied life while you are living here on earth. So don't settle for a better life because God is willing to give you the best. He is willing to give the best for you.
So ngayon ay buwan na po ng Hulyo at alam naman natin that year 2023 is the year of kingdom manifestation. And in the year of kingdom manifestation, alam naman din natin na mayroong 12 pwedeng mangyari or maranasan mo sa taong ito as the man of God had prophesied that the year 2023 as the year of kingdom manifestation, ito po yung pwedeng mangyari. Una, there will be divine intervention that is frequent. No? Supernatural provision. There will be extraordinary protection. Number four, ministry acceleration. Number five, career promotion. Number six, business expansion. Number seven, wealth creation. Number eight, influence penetration. Number nine, stature ascension. 10, favor recognition. 11, anointing multiplication. And 12, character fortification. Kaya, in this year of kingdom manifestation, wala pong dahilan para hindi tayo makalaya doon sa tinatawag na kahirapan. Because in this year, there will be a great release of God's power and God's grace. New things are going to happen. There will be a very clear direction from God. No, maririnig mo yung tinig ng Diyos na sinasabi niya, this is the way, walk in it. So resources will be available and overflowing because heaven is pulsating, the heaven is open. And even your enemies will be at peace with you. And transformation will take place that will bring praise unto the Lord. But the question is, how God will deliver us from poverty and enter into prosperity? So bakit nga ba may kahirapan? Paano tayo makakaalis, makakalaya sa kahirapan? Ako'y naniniwala na lalaya lang po tayo sa kahirapan at mararating natin yung tinatawag na kasaganahan kung atin pong madideal kung ano ba yung ugat ng ating mga kahirapan. Kaya mahalaga po na maunawaan natin ano-ano ba ang pinagmumula ng kahirapan. Because the moment we realize and understand it, saka pa lang tayo makakagawa ng hakbang or desisyon na ayusin, baguhin yung ating kalalagayan. Hello? So tingnan po natin, ano ba ang mga ugat ng kahirapan? What are the causes of poverty? Letter A is what we call a generational curse. No? Yung sumpa na dumadaloy sa inyong buhay o lahi o pinagmulang lahi. No? Yun yung tinatawag na generational curse. So meron ba nito? Yes, tingnan po natin ang Deuteronomy 28:45-48. So all these curses will come on you. They will pursue you and overtake you until you are destroyed because you didn't observe or obey the Lord your God. You didn't observe the command and the decrees He gave you. They will be a sign and a wonder to you and your descendants forever. No, grabe, no? Kasi yung curse nito, dadaloy sa iyong lahi, sabi rito, forever. Walang katapusan. Kung hindi mapuputo, kung hindi mahahadlangan, no? Tuloy-tuloy yan. Why? Because you did not serve the Lord your God joyfully and gladly in the time of prosperity. Therefore, in hunger and thirst, in nakedness and dire poverty, you will serve the enemies the Lord sends against you. So ang Diyos mismo ang magpapadala ng mga kalaban, no? Para ikaw ay puksain. And He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you. Grabe. No? Minsan ay sinisisi natin ang demonyo. Minsan ay sinisisi natin kung sino-sino. Pero malinaw na narito, nakasulat dito, sabi dito, He will put an iron yoke on your neck until He has destroyed you. Ang Diyos mismo ang may magwawasak
ang Diyos mismo ang siyang mag-a-aksyon. Para ano? Sabi nito, lalagyan ka ng iron yoke hanggang sa ikaw ay mawasak ng tuluyan. Wow! At kung alam natin na ang Diyos ang gumagawa nito, may makakapigil pa ba? Wala. That is why makikita natin bakit may mga tao na ganito ang nangyayari. No? Na kahit anong pagpupursige niya sa buhay, walang maabot, walang marating. No? At minsan, hindi lang nakikita natin sa isang tao, parang dumadaloy sa kanilang sambahayan. Kaya nga ito yung tinatawag na generational curse. Kasi doon sa Exodus 20, verse 4 to 6, mababasa natin dito. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generation of those who love me and keep my commandments. Kaya makita natin dito, no, sino ang nagpaparusa? It is God. Sino ang magwawasa? It is God who will destroy the people. Sino itong mga tao ito? Nadadaloy daw ang parusa ng Diyos hanggang sa ikatlo at ikapat na saling lahi. Ito yung mga tao na hindi sumunod o sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos. Kasi sabi ito ni Lord sa mga Israelita, huwag kayong gagawa ng mga imahe para ito ay sambahin. Mga larawan na nasa lupa, nasa tubig, or nasa himpapawid, anumang larawan yan, no? Huwag kayong gagawa pag hindi nyo to sinunod. No? Kapag kayo ay sumamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Diyos si Yahweh, sabi niya, siya ay mapanibughuin at parurusahan niya, sabi rito, hanggang sa ikatlo at ikaapat na saninlahi. That is why merong tinatawag na generational curse. No? Maliwanag na ang sumpa at kahirapan ay namamana. Kaya, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, the truth is, hindi mo ito kasalanan. Kasi hindi ka ang pumili ng magiging magulang mo. Pero kung ikaw ay mamamatay ng mahirap, that is your choice. Why? Because God is giving us an opportunity to be free from the bondage of sin and the bondage of poverty na sanhi o ugat ng kahirapan. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos, Jesus became poor so that we might become rich. No? Na si Kristo, bagamat siya'y mayaman, pero naging mahirap, upang tayo na mahirap ay, sabi nito, yumaman. Jeremiah 29:11. It's very clear scripture that the plan of God for His people is to prosper and to have a good future. John 10:10, I have come that you might have life and have it more abundantly. Na parito ang anak ng tao upang maging anak ng Diyos, sa gayon ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos para tayo ay hindi manatili sa kahirapan. So the Son of God became the Son of Man so that the Son of Man became the Son of God. Tanong, mahirap ba ang ating Ama? Now, kung mayaman ang ating Ama na nasa langit at ikaw ay tunay na anak ng Diyos, no? Bakit ikaw ay naging anak ng Diyos? Sapagkat pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi ng John 1:12, those who believe in Jesus and accept Him as personal Lord and Savior, God gave you to be the right to become a children of God. And if you are children of God,
at true children of God. Ito ay nangangahulugan na walang anak ng Diyos na mananatili sa kakapusan. Naniniwala ako, walang tunay na anak ng Diyos na mananatili doon sa kahirapan. Kasi palalayain tayo ng Diyos, hindi lang sa kasalanan, kundi maging sa kahirapan. Romans 8:16-17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Wow! Kasama na sa plano ng Diyos na tayo ay makihati sa kaluwalhatian ng anak. So bilang tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. That is why we need to know our position in Christ. That through the blood of Jesus Christ that shed on the cross, we receive forgiveness of sin. And because of that, when we accept Jesus as our personal Lord and Savior, He give us the right to become sons of God. And as a son of God, we are heirs, meaning everything that the Father has is yours. Hello? Naalala niyo yung kwento ng the prodigal son? No, the prodigal son. Nagkamali ang anak na ito. Lumayas ang anak na ito. Iniwan ang karangyaan. No? Hiningi ang kanyang mana, nagpakalayo-layo. Nilustay ang kanyang minana sa walang kapararakang mga bagay. But at the end of the day, na-realize niya, nagkasala siya sa Diyos, nagkasala siya sa kanyang ama. Kaya he make a decision na ano? Magsisi. No? Ang sabi ng Bible, he came to his senses, na-realize niya. Doon sa tahanan ng kanyang tatay, ang mga alipin nila doon ay hindi nagugutom. Kaya sabi niya, babalik ako. Ihingi ako ng tawad. Nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa aking ama. Kaya hindi niya nahihilingi na ituring siya ang anak, kundi ituring na lang na siya ay isa sa mga alipin para man lamang yung kanyang kagutuman ay mapawi at hindi na siya makaranas ng gutom sapagkat sabi niya, sa bahay ng aking ama, ang mga katulong nila ay hindi nagugutom. But, alam natin, sa Luke 15:31, ang sabi doon, my son, the father said, you are always mean with me and everything I have is yours. So, kausap dito ng tatay, yung isa pang anak, na kung saan nung dumating yung nagwaldas ng kayamanan, alam natin na pinatawad at hindi lang pinatawad, ibinalik ang lahat ng benepisyo ng isang anak. Binihisan, ipinaghanda, nagpiesta, no? Sinuot ang singsing, no? Sinuot ang sandalyas. So, na-restore ang lahat ng mga benepisyo ito doon sa prodigal son. Kaya medyo nagsesenti po itong isang kapatid. Nasabi niya, ama, kailanman hindi mo ako binigyan ng kahit isang kambing para kami ng mga kaibigan ko ay magkasiyahan. Tingnan niyo yung sagot ng tatay. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. Wow! Kung ano yung pag-aari ng tatay, ang sabi niya sa anak, sa'yo ito anak. No need for you na bigyan kita. No need for you na magpaalam ka. Sa'yo yan. So, pwedeng-pwede pala siya lang magkatay ng kambing o tupa para sila ay magkasiyahan ng kanyang mga kaibigan. Pero hindi ito ginawa ng anak na ito. So, bilang isang anak ng Diyos, we can enjoy
every blessing, every provision. As long as yung tinatawag na generational curse ay putol na. Paano mapuputol? When we return to God, when we confess our sin and ask forgiveness, and we receive Jesus Christ as personal Lord and Savior, God will give us the power to become children of God. At kapag ikaw ay anak, ikaw ay tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo. Pangalawa na dahilan ng kahirapan, laziness, katamaran. No? Alam niyo ba na yung laziness is katumbas po ng wickedness? Hindi mo kinakailangan ikaw ay ano ba sa Tagalog yung wickedness? Kahangalan, kasamaan, no? Hindi mo kinakailangan gumawa ng matinding kasalanan para ikaw ay maging wicked sa harapan ng Diyos. Kasi sa Book of Matthew chapter 25, di ba sabi doon, "You wicked and lazy servant." No? Wicked and lazy servant. So, laziness ay katumbas na ito ng wickedness. And when we are lazy, ang sabi ng Proverbs 6:10-11, "A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty." Take note. "And poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man." No? Aram ikaw ay, pag sinabing armed man, no? Yeah. Pag niyakap ka ng isang taong matipuno, hindi ka makahulagpos. No? Ganito ang pwedeng maranasan ng isang taong tamad. Yakap-yakap ka ng isang malakas na tao na hindi ka makahulagpos. No? Ganyan ang bunga ng isang na isang tao na namumuhay na tamad. No? Kaya pag ikaw ay tamad, darating at darating ang kahirapan sa iyo. Hello? So, ano ba ang gamot sa tamad? E di sipag. No? Ibig sabihin, gumawa, katumarbaho ko. No? Hebrews 6:12, "We do not want you to become lazy." Sabi na ang nasumulat ng Hebreo, "We do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised." So the promises of God is for those people who through faith and patience ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. No? Tanda natin, inheritance is only for a diligent and obedient son. Di ba? So, huwag daw tayong tamad. Proverbs 14:23, "All hard work brings a profit, but mere talks leads only to poverty." So, kapag ikaw ay nagsipag, ang sabi dito, it will bring a profit. Pero kung ikaw yung taong dada lang ng dada, kada lang ng kada, no? Na kung saan ay wala ka namang ginagawa, ang darating sa iyo ay kahirapan. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, bawal po ang tamad sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga masisipag na mga anak ng Diyos. Balikan natin yung Matthew 25:26-30. Sabi dito, "His master replied, 'You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags.
For whoever has will be given more. Pakinggan niyo to. Yung meron pa, dahil ikaw ay masipag, dadagdagan pa ng Diyos. But, sabi dito, sabi ron, and they will have an abundance, kaya lalong mananagana. Pansinin niyo, no, sa bansa natin, magtataka kayo, yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Pero yung mga mahihirap, lalong naghihirap. And one time napakinggan ko rin sa short message ni Ed Lapis, yung mayaman, kapag Pasko, bagong taon, yung regalo nila, mamahalin. Pero sabi niya, hindi nyo ba napasin, kapag ikaw ay mahirap, ang regalo sa'yo pag bagong taon, kalendaryo. No? Eh, yung kalendaryo, pinamimigay lang ito eh. So, ba't ganun? Kaya, even though hindi dapat ito mangyari, pero makita natin, meron talagang ano eh, discrimination ba tawag ito? Or, sabi natin, even the gift na tinatanggap natin, depende ito sa katayuan mo sa buhay. Kasi sabi nga dito ni Lord, for whoever has will be given more. For whoever has will be given more. And they will have an abundance. Sino yung tinutukoy dito na bibigyan pa at lalong mananagana? It is not the lazy people, but ito yung mga masisigasig, masisipag. And whoever does not have, yung wala na nga, yung kukunti na nga, even what they have will be taken from it. Kukunin pa. And throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So, sa Judgment Day, grabe ang sasapitin po ng mga tamad. Itatapon sila sa kadiliman na kung saan merong weeping and gnashing of teeth. That is why, ito po yung pangalawang ugat ng kahirapan. Katamaran. Na kailangan tayong magsipag. Magsipag tayo sa trabaho, sa negosyo, magsipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon, magsipag tayo sa paghayo, pag-abot ng kaluluwa, sipagan natin ang discipleship, no? Sipagan natin ang upgrading, updating in the spirit, no? Huwag tayong tamad na dumalo sa mga gawain, huwag tayong tamad na magpunta sa mga cell group, no? Sipagan natin ang pag-one-to-one discipleship, sapagkat dyan po natutuwa ang Diyos sa mga masisipag. Okay, punta tayo sa pangatlong dahilan ng kahirapan. The other C is what we call undisciplined lifestyle. So, yung hindi raw disiplinado na buhay, no? Or pamumuhay. Proverbs 13:18, whoever disregards discipline comes to poverty and shame. But whoever heeds correction is honored. Kaya napakahalaga ng disiplina sa sarili. Or disiplinahin natin yung klase ng pamumuhay natin. Because undisciplined lifestyle is another cause of poverty. When we say undisciplined, it is uncontrolled behavior or manner. So tingnan nyo to. Kung tutuusin, paras lang naman ang oras na binigay ng Diyos sa isang taong mayaman at isang taong mahirap. Binigyan sila ng parehong 24 hours a day. Pero, magkaiba sila ng paggamit nito. So, usually, ang isang taong mediocre, no? O sabi nating tamad, yung 8 hours, inugugol niya yan sa pagtulog, pamamahinga. And then 8 hours magtatrabaho. So yung 8 hours na natitira, gagamitin niya rin yan ulit sa pagtulog.
or pagliliwalhin, pagliliban. Pero mayaman, ganito ang time span niya. 8 hours, tutulog, magpapahinga. 8 hours, magtatrabaho. Another 8 hours, itatrabaho niya pa ulit yun. So that is how they discipline themselves in using their time wisely and productive. Pero kalimitan sa mga, sabi ko, may joker, walang disiplina sa sarili. At isa sa mga ugali nila is one day millionaire. No? Pag nakatanggap ng blessing, or minsan wala pa nga yung blessing, parating pa lang, iniisip na kung ano yung bibili niya pag nagkaroon siya ng pera. So, hindi niya naisip na pag dumating itong pera na to, paano ko kaya ito mapapadami? Saan ko pa ito pwede i-invest? So, ganun kasi yung mga Chinese, kung bakit talaga sila mabilis yung maman. No? Pag nakatanggap sila ng pera, hindi nila inisip ko ano yung kanilang bibilhin. But they think where they can invest their money para lalo pang dumami. E tayong mga Pilipino, dyan tayo talo ng mga inche. Especially sa yung mindset natin, ganito eh. Yung magulang na Pinoy, anak, aral kang mabuti pag nakatapos ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero mga Chinese, ganito rin mag-isip. Anak, aral ka mabuti para pag nakatapos ka, ikaw magpapatakbo ng ating negosyo. Kaya sa paglipas ng maraming panahon, no, maraming Pilipino ay empleyado. No? So, may problema tayo dun sa mindsetting natin. Iyan din ang umiiral doon sa pagpapatakbo natin ng finances natin. Sabi ko nga kanina, one day millionaire. Paparating pa lang yung bonus, yung iba hindi pa nga natatanggap yung bonus, na ipangutang na. No? Makapagpakasal lang tayo ng bonggang-bongga kahit mabaon tayo sa utang. Makapagdegulang, no? Makapaghanda lang ng piyesta or birthday, ipapangutang mo yan talaga para makapagyabang lang sa mga kapitbahay natin. No? Kumbaga, isang yung pagiging galante ay wala sa ayos. No? May makapagpasikat lang. Di ba din ang magka-utang-utang. Pag nakakita minsan ng sales sa department store, 50% sale. Kahit hindi naman kailangan. Bibilin. Kasi mura. Makakatipid. Actually, yung sale po na yan, kinirate po yan, hindi para makatipid ka. Because the moment na ikaw ay bumili ng sale, hindi ka po nakatipid. Kahit pa yan ay 80% discount. Nagastusan ka pa rin ng 20%. Kaya, yung undisciplined lifestyle, ito po ay kapag hindi natin na-deal, talagang hindi ka aasenso sa buhay. Hello? Nakita mo lang bumili ng 45 inches na flat screen TV yung kapitbahay mo, ayaw mo magpatalo. No? Ayos pa naman yung TV mo, kaya lang nakita mo yung kapitbahay mo, ang laki ng TV kaysa sa'yo, magpapalit ka ng 60 inches. So, isa rin yan sa mga undisciplined lifestyle ng Pinoy. Ayaw magpatalo sa kapitbahay. Na kapag may nakitang bagong gamit yung kanyang kapitbahay, kailangan meron din siya. So, kapag hindi po natin yan na-aresto yung mga ganyang undisciplined lifestyle, mahirapan po tayo makalaya doon sa tinatawag na kahirapan. Number four. Punta tayo sa number four. Daydreaming. No? Daydreaming.
Proverbs 28 verse 19, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies will have their fill of poverty. So, yung mga nagpapantasya ka lang, nangangarap ka lang, daydreaming, wala kang ginagawa, wala kang aksyon na ginagawa, sa kadadali nito, kahirapan. Pero yung sige ang trabaho, sige ang pagsisikap sa buhay, ang sabi nito, you will have abundant food. Sabi ko nga, dito sa lugar namin, kasi itong lugar po namin ay sagana pa to sa mga putas, gulay, mga probinsya kasi. Sabi ko, dito sa probinsya, kakain ka lang ng walang ulam kung ikaw ay talagang tamad. Kasi lumabas ka lang ng bahay, pwede kang mananggit ng puso ng saging, no? May makukuha kang papaya, no? Ano pa, talbos ng sili. So, ibig sabihin, gano'n, no? Pero may mga tao, okay na, wala silang ulam. Actually, mamumulat ka lang ng laglag na nyo, libre na yun eh. Kaya magkakait ka nga, para paulam ka ng ginataang papaya, ginataang puso. So, anong sinasabi ko dito? Pag ikaw talaga tamad, walang discard sa buhay, gutom. No, yung nagpapantasya ka lang, sana bukas ang ulam ko ay fried chicken, crispy pata. Sana bukas ay nakahiga ako sa malambot na kama. No? Nagpapantasya ka, pero wala ka namang ginagawa. That is daydreaming. What if, imbis na ikaw ay magpantasya? Kasi sabi nito, those who chase fantasies will have their fear of poverty, but those who work their land will have abundant food. No? Trabahuin mo lang yung bukid mo. No? Araruin mo lang. Tiyak sagana ang iyong hapagkainan. Kaya maraming nananatili sa kahirapan. Yun nga, nagpapantasya lang sa buhay. Nangangarap lang ng gising. Ayaw naman humakbang. Ayaw magbanat ng buto. Ayaw kumilos. Ayaw gumawa. Kaya yan po ang isang ugat ng kahirapan. And last for the day, letter E, stinginess. Yung kakuriputan. Yung pong, when say stinginess, unwilling to give or spend. Ungenerous. So sabi ng Proverbs 28:22, the stingy are eager to get rich and are unaware that poverty awaits. Yung mga taong madamot, kuripot, nagmamadaling yumaman, wala silang kamalay-malay, pag hinuhold mo yung blessing sa kamay mo, kahirapan lamang ang naghihintay sa iyo. Because God loves a cheerful giver. God loves a generous heart. Iyan ang mga pinagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi sa talata na binasa natin kanina, God is able to make all grace towards you so that at all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good works. No? Bawat blessing na dumarating sa buhay natin, ang purpose ng Diyos hindi para sa sarili lang natin at itago lang ng itago. Ang gusto ng Diyos, i-release mo ng release. Because every time you release, God will continue to supply the resources. No, it will multiply. God will multiply it. Yan po ang isang susi ng kasaganaan. Yung pagiging maluwag mo at mapagbigay. Kasi ang Diyos natin, Diyos na napaka mapagbigay. Our God is a generous God. Hello? Gaano ka-generous ang Diyos? Even the life of His very own Son, only Son, only begotten Son, iisa na nga lang eh. Hindi niya pa ipinagkait, bagkos binigay niya para sa atin. So, ganun ka-generous ang Diyos. Yung iisa na lang, kaisa-isa niyang anak, hugtong na anak,
ibinigay niya pa. Kaya ba natin yun? Yung kasabihan na kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Diyan mahanga ang Diyos sa mga taong mapagbigay. At ako marami akong kilalang tao ng palabigay. Sila yung mga taong pinagpapala talaga. Both Christians and non-Christians na mga tao, kilala ko. Sila yung mga tao na nakita ko talagang maluwag ang pagpasok ko ng finances. They have one thing in common. No? Christian and non-Christians to, mga kapatid, ha? They are both generous. Kasi dami kong kilala ng unbeliever na palabigay, palatulong, na pinagpapala talaga ng Lord. Meaning, when we apply the principles of being generous, unbeliever ka man o unbeliever, talagang principles is principles. Pag inilapat mo, in-apply mo yung prinsipyo ng Diyos, gagana yan. Mananampalataya ka man o hindi mananampalataya. Ang malungkot, no? Maraming mananampalataya, kinakapos na, binibigyan na ng Diyos ng pagkakataon para makalaya sa kakapusan. But they are continue to hold their resources. Kung gusto natin makaahon, makalaya sa kahirapan, ang isang susi dyan, dapat bukas palad tayo. Huwag tayong kuripot. Huwag tayong madam. Huwag natin i-hold. Because every time we hold those blessings, mas lalong na-hold ang blessing ng Diyos. Pero pagka tayo maluwag, mapagbigay, dyan tuloy-tuloy na padadaluin ng Diyos ang pagpapala. So these are the five causes of poverty. Actually, marami pa po. But for the day, no? So ito po yung lima. Ulitin ko po ano na yung mga dahilan ng kahirapan. Una, generational curse. Pangalawa, laziness. Pangatlo, undisciplined lifestyle. Pangapat, daydreaming. And number five is stinginess. Naniniwala ko itong limang to, kapag naiayos po natin, isa po ito sa mga dahilan para tayo po ay makaahon sa kahirapan at makalipat tayo dun sa tinatawag na kasaganaan. So that you will become a kingdom supplier. Amen po ba? Gusto niyo ba yung mga kapatid? Gamitin kayo ng Diyos. Gawin kayo ng Diyos na isang kingdom supplier for kingdom advancement, for kingdom purposes. Maging daluyan ka ng pagpapala, no? Masaganang pagpapala ng Diyos para may advance ang kaharian ng Panginoon. Kapatid, God is looking for a man who can release his resources because God wants to advance his kingdom through you. Kung ikaw yun, that is the time now para you make a decision to your life na maging masipag na tayo, ayusin natin yung ating buhay, no? Na maging palabigay tayo. So kahit maliit pa lang yung natatanggap natin ngayon, no? Be generous in releasing your seeds, no? Magtanim tayo. Kasi nung isang prinsipyo rin ng Panginoon, kapag tayo nagtanim, tayo ay mag-aani. Kapag kung ano yung tinatanim natin, yun ang ating aanihin. So, ayusin natin ang ating lifestyle, no? Huwag lang tayong mangarap na mangarap na wala naman tayong ginagawa. Sapagkat, hindi dadalo yung masagana ng pagpapala. Pero kung tayo humahakbang, kumikilos, gumagawa, nagsisipag, nagsisika, nagiging bukas pala, bukas ang ating kaisipan, at natanggap natin ang kapahayagan, pwede pala tayong maging kingdom supplier. I do believe, mga kapatid, God will give you the grace. He will release the grace that you need so that yung kasaganaan ay ating pumaranasan at makapulagpos tayo dun sa kahirapan. So tayo po yung manalangin. Kaginang Diyos, maraming salamat po sa hapong ito.
sa mga salita mo na patuloy na naipahayag, naipangaral, naihasik. Kaya ang Panginoon, ito ay tumubo. Kaya ang Panginoon, ito ay dumago. Kaya mo ito, Panginoon, ay magbunga. Maraming bunga, maraming makinabang ng bunga. Manatili ang bunga, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa patuloy na pagtutuwid nyo, pagtuturo nyo. Salamat sa mga pagpapahayag nyo sa bawat isa, Panginoon, sa hapon ito. Sa mga kapahayagan na inihayag mo sa aming kalagitnaan. Lord, I pray sa panahon ito kung saan, Panginoon, patuloy kang nag-raise up ng mga kingdom supplier, kingdom builder na magagamit mo, Panginoon, for your kingdom purposes, for the advancement of your kingdom. Thank you, God, because you are looking for a man kung saan ay magiging instrumento mo, Diyos, at gagawin mong kingdom supplier. Salamat, God, sa mga tao na tutugon sa hapon ito. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ililis mo, Panginoon, sa kanila yung grasya na kailangan na nila, the power to create wealth, the grace to govern, the power to prevail, Panginoon, even the wisdom, the knowledge, the understanding na kailangan nila so that God patuloy na maiayos ang kanilang puso, makaranas ng transformation na magdadala, Panginoon, doon sa pagkakatawag mo sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sa marami pang kingdom supplier na tutulong sa iyo, Panginoon. Pagpalaan, Lord, ang bawat isa, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid.